Lalo pong lumalala ang traffic sa Maynila tuwing Kapaskuhan, pero ayon po sa isang bagong tatag na grupo, walang dapat sisihan o walang dapat sisihan dahil mapamotorist naman o pedestrian, bahagi po ang lahat sa usat pagong na trafiko. Balita natin ni Steve Dailisa. Malapad ang EDSA, pero kapag bumalagbag sa gitna ang kahit ilang bus lang, parado na ang kalsada. Kanya-kanyang iwas tuloy ang mga sasakyan, pero ang pag-uunahang makalusot minsan natutuloy sa disgrasya. Ayon sa grupong Respect Equals Discipline o RED na kumuha sa mga litrato, tila normal na nga raw ang ganitong problema sa Maynila at lumalala pa ito tuwing magpapasko. Nakakadagdag tayo dun sa problema kasi walang disipline eh. So ang mga major causes niyan, yung nagbibit ng red light, yung mga attitude natin during intersections, di ba, yung kakaliwa ka, kahit na puno na, ipapasok pa rin. Huwag na raw magturuan dahil lahat parte ng problemang inireklamo rin nating lahat. May pasaway na driver, makulit na pedestrian, at ningas kugong pagpapatupad ng batas trapiko. Pero ang bulbul na trapiko, hindi lang sakit sa ulo ang dulot, pati ekonomiya, apektado rin pala. Sa pag-aaral nga ng National Economic Development Authority o NEDA, katumbas ng 140 billion pesos kada taon ang nawawalang oportunidad para umasenso dahil sa traffic. Ang isa sa lagi na sisisi dito, ang mga umanay hindi epektibong programa ng gobyerno. Pero ayon sa RED, imbis na sisihin ng mga ahensya tulad ng MMDA, dapat daw bawat isa sa atin ay maging bahagi ng solusyon. Gusto talaga namin i-attack dito is yung mindset ng mga tao. Tayo mismo, pag sumusunod na tayo, malaking pagbabago yung gagawa naman. Steve Dailisa, GMA News.